So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin dito ay ang pagbabaho, paglagapak ng ratings ni Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo guys oh, pangalawang taon pa lang sabihin natin or isang taon mahigit pa lamang ho sa pwesto ang ating VP Inday. Pero kitang kita na ho ang totoo niyang kulay. Kaya hindi na natin to palagpasin guys. Kapag nakita na natin na lumabas ang totoo niyang kulay, sa sunod na halalan, wag na. Ikesa na natin. So ngayon, taong bayan pa rin ang maghuhusga. Taong bayan ang naghuhusga sa inyo para mailik kayo sa pwestong yan. Taong bayan din ang maghuhusga para paalisin kayo sa pwesto na yan. So anyway guys, bumaba ho ang ratings ni Vice President Sara Duterte to the max, lagapak talaga. Iba yung sa presidente, walang problema kung ating Pangulong Bongbong Marcos ay bumaba ang kanyang ratings, walang problema dyan kasi ang dami niyang ginagawang trabaho. Pero konti lang, small matters lang yung binaba ng ratings ni Pangulong PBBM despite of criticism, despite na madami siyang ginagawa to the point na ang akala ng iba hindi daw naasikaso ng presidente itong bagay na to, pero naasikaso naman talaga. Ang malala dito talaga ay si Vice President Sara Duterte. Paano ko nasabi guys? Paano ba naman kasi wala ka nang ginagawa tapos dagdag ka pa sa problema ng ating bayan. So sa tingin mo, sino yung taong buboto sa'yo? Alam niyo yun guys, sa salitang Bisaya, yung kakampi sa'yo, yung magmamahal pa sa'yo kung yung ginagawa mo ay hindi naman tapat. Usaping, by the way, sa usaping tapat pala, happy votings everyone. Nakaboto na po ba kayo ng tapat na leader? Yung taong may servisyo para sa ating bayan. Hoping sana, ngayon no, siyempre diba election, singit ko lang pala guys. Hoping sana ngayong election na to, manalo yung mga kandidatong may totoong hangarin. Tapat ang hangarin para sa ating bayan na paglilingkuran ang ating mga kapwa Pilipino, mga mamamayang Pilipino. Sana manalo kayo, sana palarin kayo. Anyway, going back sa ating topic, ito na nga. Taong bayan ang naglukluk, taong bayan din ang magpapatalsik sa inyo. So anyway, sabi dito sa balita, ratings ni President Marcos at VP Duterte bumaba sa quarter 3 survey ng Okta Research. So walang problema kung sakaling bumaba kay Pangulong PBBM kasi ang dami niyang ginagawa, 'di ba? Madami siyang gawain. Ang problema dito yung VP natin. Wala lang ang ginagawa tapos bumaba pa. It only means na ayaw na sa kanya ng mamamayang Pilipino. So what are the factors kung bakit bumaba ang kanyang ratings? Pag-usapan natin 'yan mamaya. Basahin lang muna natin 'tong article na 'to. So sabi dito, kapwa bumaba daw ho ang trust ng performance rating ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa ikatlong bahagi ng 2023 batay sa pinakatugon ng masa survey ng Okta Research. So, tinawag ng Okta na significant ang nabawas sa puntos, nabawas sa overall rating ni Duterte. Ni Sara Duterte matapos na 8 puntos guys, 8 ang ibinaba ng kanyang trust rating mula sa 83 noong second quarter ay naging 75. Imagine 8 puntos, gaano karaming milyong tao yan, yung 8 puntos na yan. So samantalang 12 puntos naman ang nabawas sa kanyang satisfaction rating. 12% ang sa satisfaction rating guys. Nasa kanyang satisfaction ratings mula 82, naging down sa 70. It only means na kapag bumaba yung ratings mo, you are not a effective leader. Guys, yung ano unang taon niya sa paglilingkod, no problem. Nung una niyang paglilingkod, goods. Pwede. Diba? Okay na okay. Pero habang tumatagal guys, yung kanyang paglilingkod dito sa ating bayan, unti-unti nang lumalabas ang tunay niya na kulay. First thing first, confidential funds. 'Di ba? Yung confidential funds niya ngayon, napakalaking issue na 'to. Paano kapag kakatiwalaan ng taong bayan kung mismong kami pinagluloko nyo?
Pangalawa, issue sa West Philippine Sea. Ano sabi niya? Hindi daw pwedeng magsalita ang Vice President sa ang BP natin dahil nga hindi daw siya pwedeng magsalita sa relasyon natin sa ibang bansa. Pero ang tanong dito, bakit siya nagsalita sa relasyon natin dito sa Israel? 'Di ba? Na nalulungkot ka dahil sa pang-aapi, pang-aabuso ng grupong Hamas sa mga kapwa Israelita, pero hindi ka nalulungkot sa pang-aabuso ng mga Chinese dito sa atin. Ano yun? Naglulokohan tayo dito. Diba? Pumuputak pa sa usaping confidential funds, pumuputak ka sa usaping gera sa Israel, pero hindi ka pumuputak sa usaping pang-aabuso sa atin nitong mga Chinese. Ni man lang kahit napakaliit na statement na pagsuporta kay Pangulong PBBM, wala akong narinig sa'yo. Kakahiya ka. Anyway, sabi pa dito, ang trust rating ng 2 puntos naman ang ibinaba, ang trust rating ni Marcos, 2 puntos naman ang ibinaba mula 73 to 75 noong second quarter. 6 puntos naman ang natapya sa kanyang approval rating mula 71 to 65%. So, pasensya na guys kasi bagong, ano pa lang yung braces ko, bagong kabit kaya medyo hirap na hirap akong magsalita. Sakit siya. So anyway, tinitiis ko yung sakit. Diba? Dahil gusto ko nang maayos yung ngipin ko. Anyway, sabi nga dito, diba kung si Pangulong PBBM, ang puntos na nabawas sa kanya sa trust rating ay 2% lang. Samantalang sa approval rating naman ay 8% lang. How about kay Vice President Sara Duterte? Significant nga ho yung nawala sa kanya. 2, 8 at 12%. Yung kanyang trust rating, nawala ng 8 puntos. At yung kanyang ano naman, satisfaction rating, nawala ng 12%. Ilang tao yun? Ilang tao nang ayaw na sa'yo? Paano ka nila gugustuhin? Ikaw yung trabaho mo, pawala-wala. Diba? Para ka lang ata sa confidential funds. Hindi ka para sa mamamayang Pilipino. Anyway, nakuha ni Marcos ang pinakamababa niyang trust rating mula 66 mula sa National Capital Region, habang sa Balance Luzon naman ay nanggagaling ang lowest trust score ni Duterte na 64%. So, pareho rin nabawasan ng 15 puntos ang trust rating ni Marcos at Duterte sa NCR na 66 mula sa dating 81 to 66%. So, sabi pa dito, umabot naman sa 12 puntos ang nalaga sa satisfaction ratings ni Marcos sa Metro Manila na umabot ng 61%. Ang pinakabababa niyang satisfaction rating ay 59% na mula sa Mindanao na bumaba ng 9 na puntos. Habang 16% naman na puntos naman ang nawala, ang lalaki talaga na nawala kay VP Inday, oh. Habang 16% naman na puntos ang nawala sa satisfaction rating ni Duterte sa Visayas, na mula sa 90 ay naging 74 na lamang, na nanggaling naman sa Balance Luzon ang pinakamababa niya satisfaction rating na 62%, down to na dating 74%. Sa kabilang pagbasa, sinabi ng OCBA na mayorya pa rin ng Pilipino ang pagtitiwala kila Marcos at Duterte. So, samantala naman, 1 puntos naman ang itinaas ni Senate President Miguel Zubiri sa performance rating sa 58%, habang 6 puntos naman ang iniangat ni House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 61%. Anyway, kanina pa tayo nagbabasa. So, what are the main reason? Dito na lang kay President Bongbong Marcos muna. What is the main reason kung bakit medyo bumaba ng bahagya ang kanyang trust rating? Una, overloaded sa trabaho. Pangalawa, because of criticism. Yun lang yung nakikita kong dahilan. Kay Vice President Sara Duterte, kaya lumubuho ang pagkawala ng kanyang lumubuho ang pagkawala ng mga ng trust, ng satisfaction rating sa kanya ng mamamayang Pilipino, is that because sa issue sa confidential funds. Issue sa West Philippine Sea. Ang dami niya pang issue, 'di ba? About sa budget. So, it only means na hindi siya para sa mamamayang Pilipino dahil for the money lang ang kinalalabasan sa kanya. Nagigets niyo ba yung punto ko, guys? So, hindi naman yan bababa kung yung paglilingkod mo ay tama. Although, majority pa din naman ang mamamayang Pilipino na ang pagtitiwala sa inyo, pero imagine, ang laki ng ibinawas sa'yo, hindi lang yan ngayong taon, pabawas pa yan ang pabawas dahil sa mga issue mo. Kung sa'yo, wag mo nang dagdagan. Yun lang.
Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again si Mimalicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.